Center Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Simulan po natin ang balitaan sa Kabuyao Fire Drill kung saan mahigit 100 estudyante ang isinugod sa ospital matapos mahilo at mahimatay sa isinagawang fire drill ng kanilang paaralan sa Kabuyao City, Laguna. Nagpa-patrol, Karen De Guzman. Tanong ko kay Kap, kung saan nandala na nito? Natigil ang fire drill sa Gulod National High School, Mamatid Extension, matapos mahilo ang mga estudyante Webes ng hapon. Dali-daling isinakay sa ambulansya ang mga hinimatay na kabataan. Umabot sa 112 estudyante ang isinugod sa ospital. Kwento ng estudyanteng si Marlene, may kalahating oras silang nakabilad sa init ng araw. Wala pong bubong din. Sa pinakalabas po kami nakababat, lahat po ng estudyante. Tapos po siksikan pa po. Lumahok sa fire drill ang nasa 3,000 estudyante ng paaralan. Pero sabi ni Marlene, pinagbawalan sila ng mga gurong umalis sa kanilang pwesto. Pinagbabawalan po kami tumayo. Eh ako po, hindi ko na po talaga kinaya po na tumayo po ako. Tapos po, nagpaalalay po ako doon sa pinsan ko pong Girl Scout. Sabi ko, hindi na po ako makahinga. Pagkatapos po, nawalan na po ako ng malay. Itinakbo sa ospital si Marlene kasama iba pang mga estudyante na nakaranas ng kombulsyon. Naninigas po yung kamay niya. Tapos 3 po siya nag-seizure. First time niya po, ngayon ko lang po siya nakitang ganun po eh. Kaya po natakot po kami. Isa sa mga tumulong sa kanya mga ka-eskwela ang Girl Scout na si Leia. Pero kinailangan din siyang dalhin sa ospital. Masakit po talaga po ngayon ang nangyari po sa amin dyan. Ang hiling ko lang naman sana po, gumaling po. Gumaling ang anak namin. Ayon sa mga doktor, heat exhaustion at dehydration ang dinanas ng mga estudyante. Pagkakita po namin sa kanila, nag-hyperventilate, tapos yung iba dehydrated, hirap sa paghinga, kaya po dinala agad namin po dun sa may resuscitation area, tapos kinabitan ng oxygen. Sa investigasyon ng Kabuyao City Disaster Risk Reduction and Management Office, pasado alas 3 ng hapon isinagawa ang fire drill. Wala umanong koordinasyon sa kanila ang paaralan. Naging marshal nila, tumatay yung marshal kasi wala rin pong designated na certified safety officers. Usually dapat meron. At least yung kanilang Boy Scout and Girl Scout. Na estudyante. Then I asked the principal, bakit ka ako may nakuha kaming reports sa mga reports na pinagbabawalan ninyong magsuot ng sombrero or magpayong yung mga bata. Then the principal answered na sabi niya gusto namin kanya maranasan nila yung kung paano na sa isang tunay na sitwasyon ng sunog. Tumanggi na sa panayam ang punong guro ng paaralan. Nagpaabot ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Kabuyao. Sasagutin na rin nila ang lahat ng gastusin sa paggamutan. Paalala ng alkalde, makipag-ugnayan muna sa lokal na pamahalaan bago magsasagawa ng anumang drill. Ito po ay pinaghahandaan kasama natin ang CDRMO at ang ating fire, lalo na yung fire drill. Sila po ang mga expert yan kasi pag nagkamali tayo, maaari po ikapahamak ng mga bata. Umaasa ang mga magulang na may mapapanagot sa nangyari. Ay, sa akin na naman, yung obligasyon nila, sagutin lang nila. Wala naman po may gusto po na nangyari. Kaya maging aral na lang po sa mga bata din po, tsaka sa mga guro kasi hindi rin naman po nila ginusto yun. Sa ngayon, isa na lamang estudyante ang patuloy na nagpapagaling sa ospital. Karen De Guzman, ABS-CBN News. Nakaranas po muli ng pagkahilo ang ilang estudyante ng Gulod National High School, Mamatid Extension ngayong araw. Higit na 20 estudyante ang kinailangan na namang isugod sa ospital. Sinuspindi na ng alkalde ng Kabuyao City ang naturang mga klase at mga nakatakdang fire drill sa buong Luzon habang iniimbisigan pa ang pangyayari. Live po mula sa Kabuyao, Laguna, nagpapatrol si Jeff Caparaz. So Jeff, bakit nahilo muli at kinailangan isugod muli sa ospital yung mga estudyante?
Yes, Henry, ayon sa medical director ng Cabuyao City Hospital, posible, Henry, na psychological yung nangyari kaninang umaga. Yung nangyari kasi kahapon, Henry, ay nagkaroon ng epekto ito o posibleng nagkaroon ng epekto ito sa mga bata. Nang tanungin din, Henry, ng mga first responder at ng mga doktor ng yung mga isinugod na bata sa ospital, ang sagot sa kanila ng mga ito ay pumasok sila nang walang laman ng tiyan. Sunod-sunod na nagdatingan ng mga ambulansya sa Gulod National High School, Mamatid Extension kaninang umaga. Walang tigil din ang pagkarga nila ng mga pasyenteng estudyante para isugod sa ospital. Napasugod silang muli sa paaralan dahil ilang mga estudyante ang muling nakaramdam ng pagkahilo at nag-seizure. Iyak ng iyak ang iba. Anong umaga, kukuha kami ng CCTV footage na ano, yung nangyari nga kahapon. Okay. Ngayon, bigla na lang yung kasama namin, biglang tumakbo sa fourth floor at may emergency na daw. Anong pinuntahan niya namin, medyo iba yung dating ng bata. Bale, nag-ano siya eh, nahihirapan siya huminga. Tapos mga kamay niya naninigas. Dahil dito, muling napabisita sa eskwelahan ng alkalde ng Cabuyao. Agad niyang sinuspinde ang klase sa paaralan. Pinahinto na rin muna ang anumang fire drill sa buong lungsod. Private or public school dapat suspended, magplano ho muna at na maiwasan yung ganito. Kailangan involve ho dyan ang ating CDRMO at ang ating fire department dahil sila po ang expert sa ganitong mga training at activity. Kinancel po natin ang klase una, makapag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 p
alam niyo naman bata, madaling takot ang mga bata. Pangalawa, para alamin talaga natin ang mga dahilan kung ano ba talaga at kung anong mga paraan natin magagawa para hindi na maulit ito pangyari ito. 25 estudyante ang dinala sa Cabuyao City Hospital kanina. Nakita lang talaga namin is talagang mukhang napagod at nalipasan ng gutom ang mga bata. Sobrang init din po kasi sir eh. Nung dumating na sila sa hospital, yung mga blood sugar nila is mababa. So nag-hypoglay yung mga bata. So yun talaga yung nag-cause sa kanila aside from doon sa sobrang init po. Nakalabas na ng ospital ang mga batang nahilo kanina. I think it's more psychological sa mga bata. O siguro din yung iba nakaramdam ng konting init na bumalik yung mga nangyari kahapon. So ayun, again, nagka-hyperventilate sila. Medyo na-agitate sila, kaya ayun, parang bumalik lang sa kanila yung nangyari kahapon. Tumangging magbigay ng pahayag ang prinsipal ng paaralan. Pero sa pahayag ng Schools Divisions Office ng Cabuyao, habang isinasagawa ang fire drill, bago ang head count, pinabalik na umano ng head ng paaralan ang mga bata sa classroom dahil ilang mga estudyante na ang nagre-reklamo ng sobrang init. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DepEd sa kanilang regional office at Schools Division Office ng Cabuyao. So ang primary concern natin ay talagang yung mga learners, we want to ensure na nasa mabuting kondisyon sila. But at the same time, the Department of Education will also make inquiries on the matter in coordination dun sa ating SDO at sa regional office at sa school. Henry, nakikipag-ugnayan na ang DepEd sa Cabuyao City LGU para sa tulong pinansyal nung batang nasa ospital pa magpasa hanggang ngayon. Pero ayon sa medical director ng Cabuyao City Hospital, Henry, ay stable na ang kondisyon nito, naka-confine ngayon sa isang ospital sa Calamba, Laguna. Henry. Maraming salamat, Jeff Caparas. Sa ibang balita naman, sa bisa ng search warrant, ginalugad ng PNPCIDG ang business compound na pag-aari ni dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves, ang kapatid ni Congressman Arnulfo Teves Jr. Ilang matataas na kalibre ng baril ang nasamsam doon. Nagpapatrol, Michael Delizo. Bantay sarado ng mga pulis ang compound na ito sa Santa Catalina, Negros Oriental, na isa umano sa mga business property ni dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves, kapatid ni 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. Ginalugad ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group ang lugar simula Biyernes ng umaga. Doon na diskubre ang malalakas na armas at bala.
Subject ng search warrant ang compound dahil umano sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act. Subject ng warrant ay yung pong HDC Bayawan Agri Ventures na kung saan ay base po sa records po ay ang tumatayo pong presidente po dyan ay si Mr. Henry Bright Teres po. Isinailalim sa kustodiya ng polisya ang tatlong individual. Isusumite naman ang mga na-recover na armas sa Firearms and Explosives Office ng PNP para i-check kung may hawak na lisensya ng baril ang mga naaresto at kung rehistrado ang mga ito sa database ng PNP. Meron po tayong isang impormante na lumapit po sa PNP na nagsasabi na ito nga pong compound na ito ay dito po itinatago at meron pong pag-iingat ng mga high-powered firearms na makikita po dito po sa loob ng HDJ Tolong compound. Una nang ni-raid ng CIDG ang ilang ari-arian ni Congressman Teves noong March 10 bilang bahagi umano ng offline paglalansag Omega kung saan nakumpiska ang mga baril, bala at pampasabog. Sa ngayon, wala pang humaharap mula sa kampo ng dating gobernador. Hindi pa malinaw kung maharap din sa reklamo si Pride Henry Teves kaugnay ng mga armas. Hindi siya naaktuhan sa lugar bagamat kasama ang kanyang pangalan sa aplikasyon para sa search warrant. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang inventaryo sa mga nasabat na baril at bala. Michael Delizo, ABS-CBN News. Good news sa mga motorista at consumer, may malaki-laking rollback na naman sa diesel, gasolina at kerosene sa Martes. Samantala, mas malaki rin ang inaasahan pang bawas presyo sa LPG sa susunod na Sabado. Nagpapatrol, Alvin El Chico. Dalawang tangke ng LPG kada linggo ang nauubos ni na Eden sa dami ng ulam na niluluto sa tapsihan. Kaya pasalamat sila nung nag-rollback sa presyo noong Pebrero dahil wala na 1,000 piso ang tangke ngayon. Hindi rin kasi nila binago ang presyo at serving kahit sa pool sila ng pagmahal ng sangkap sa pagluluto. Mahal pa sir. Kasi dati sir, nag-ano lang yan eh, 750, 760, ganon. Hindi mo naman pwedeng bawasan yung mga takal kasi yung customer namin nagre-reklamo din eh. Pero may magandang balita naman kina Eden at lahat ng consumer dahil may malaking bawas presyo na naman sa LPG sa April 1. Sa ngayon, nasa $170 per metric ton na ang ibinagsak sa contract price ng LPG, nakatumbas ng 8 pesos kada kilong rollback pero sa April 1 pa ang final figure. Pero ang regasko, may pisong rollback ulit bukas kasunod ng naunang pisong bawas presyo noong Martes. It might be on the 7 to 9 pesos ang rollback for next month. But as of now, because of marketing strategy, we advise early or kaya we implement early. So this month, meron na kaming 2 pisong na ibababa. Sa taya ni T, mga 2 buwan pang magiging mababa ang presyo ng LPG. Mababa talaga ang demand pag summer season. Ang tingin naming rebound dito or recovery ng pricing will be July, August, maybe June siguro, the earliest. May isa pang good news dahil may rollback ulit sa presyo ng diesel, gasolina at kerosene sa Martes. Mahigit piso na kada litro ang ibinagsak sa presyo ng imported na petrolyo batay sa unang 4 na araw ng trading sa world market. May connect sa pagbagsak ng ilang bangko sa US at Switzerland ang pagbaba ng presyo ng imported na langis. Kasi nga po yung sinasabi nila, pagka nagkaroon ng banking crisis, magkakaroon ng recession, so babagsak yung demand. So nandun po yung fear, no? Natuwa ang mga motorista pero bitin pa rin. Malaking tulong yun siyempre. Pero sana tuloy-tuloy, minsan kasi rollback piso, dos. Sa taas, tres, quatro. Even 1 peso or 2 peso, magandang balita na rin yun. Pero siyempre, as a gasoline user, malaki, mas maganda. Sa tansya ng jetty petroleum, pwedeng magbago ang ihip ng hangin sa mga susunod na linggo. Talagang very volatile po yung pricing. Ano? So yung pricing can go up, no? Lalo na kung medyo sabihin natin na nawala na po yung mga fear ng tungkol dito sa banking crisis, potentially po talagang sisipa po yung price kasi ang tinitingnan nila yung tumataas yung demand.
Samantala, iniinganyo ng Department of Energy ang publiko na sumali sa Earth Hour bukas, March 25, sa pamamagitan ng pagpatay ng mga ilaw mula alas 8:30 hanggang alas 9:30 ng gabi. Ayon kay Energy Secretary Rafael Lutilia, malaking ambag na ang isang oras na energy conservation para sa inang kalikasan. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Kapamilya, sa kauna-unahang pagkakataon, isang male celebrity star patroller ang ating makakasama ngayong araw. Isa siyang premyadong aktor at kabilang sa mga bida sa seryeng Dirty Linen bilang Max Jonicio. Welcome sa TV Patrol, celebrity star patroller, Christian Bables. Maraming salamat, Ate B. Tuloy-tuloy na ang comeback concert ng 90s rock icon na si Alanis Morissette. At speaking of 90s, may bagong milestone sa kanilang karera ang OPM icons na sina Jamie Rivera at Paco Arespacochaga. Nagpapatrol, MJ Felipe. Balik Pilipinas ang drummer ng 90s band na Introvoice na si Paco Arespacochaga para ipakilala ang kanyang bagong talent, si Cedric Escobar. Nadiskubre ni Paco si Cedric sa Amerika at ngayon ay gustong subukan ang karera sa Pinas. Touring stage ka na now. I guess natural process yun, di ba? Nag-usap kami dalawa ni Cedric. I hope you really make it one day. And I hope when you're old, when you're 50, you'll find the next Cedric in your life. Right. And ipapasa mo naman sa kanya yung natutunan mo. Nagbabalik din si Jamie Rivera sa paggawa ng inspirational music. Hamon sa kanya ang inaatas na role sa bagong music label ng ABS-CBN na Inspire Music. I'm the creative consultant lang naman. Yun. So I get to decide which songs will be included in the label. I need to see whether the songs are fitting in the Inspire label. Ang unang sultada ng bagong label, ang kantang pinamagatang 3-in-1 na ilalabas sakto sa Semana Santa. The reason why I made the song is because I want to be able to reach out to children, for them to know that there are three persons in one God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. It's like rain. Matapos ang ilang ulit na pagkakaantala, sa wakas, matutuloy na ang comeback concert ng 90s rock icon na si Alanis Morissette sa Pilipinas sa August 1 ngayong taon. Matatanda ang September 2020 ang original date ng kanyang Manila concert, pero nakansela dahil sa pandemya. 1996 ang kauna-unahang concert ni Alanis sa bansa at nasundan nito noong October 20, 1999. Kaya sabik na ang mga 90s kids at kanyang fans na muli siyang mapanood matapos ang 24 na taon. MJ Felipe, ABS-CBN News. Isa ang patay nang bumangga ang isang delivery truck sa nakaparadang truck sa bayan ng Ibahay, Aklan nitong Huwebes ng tanghali. Sa kuha po ng dashcam, makikitang sinusunda ng mga ito ang isang delivery truck na papunta sa Katiklan, Malay, Aklan. Pero pagdating sa barangay na Isod, bigla itong bumangga sa nakaparadang truck sa gilid ng kalsada. Sa lakas ng pagbangga, tumilapon sa kasunod na sasakyan ang mga karga ng delivery truck. Mabilis na rumesponde ang mga otoridad pero nahirapan silang makuha ang pahinante sa loob ng delivery truck. Dinala pa siya sa ospital pero dineklarang dead on arrival. Ligtas naman ang driver ng truck na nagtamo ng sugat sa katawan. Samantala, pinag-aaralan ng Department of Justice at ng Office of Civil Defense na ipasisid sa mga divers ng AFP ang lumubog na MT Princess Empress sa Oriental Mindoro. Pero hindi pabor dito ang Philippine Coast Guard dahil delikado at napakalalim ng pinaglubugan ng barko. Live mula sa Nauhan Oriental Mindoro, nagpapatrol si Dennis Dutch. Dennis, ang alam ko, ang sinasabi ay
mahigit sa 40 metro ang lalim ng naturang barko. Paano sisisirin yun? Hindi lang kabayan, 40 metro, 395 meters o katumbas ng 1,295 feet ang lalim ng pinaglubugan ng itong MT Princess Empress. Kaya sabi ng mga nakausap ko, mga technical diver, ang pinaka-safe na i-dive ha, ay 100 meters o katumbas yan ng 328 feet lamang. Kapag daw lumapas dyan, ha, ay lubhang delikado na kabayan sa buhay ng mga diver. At yung pag-dive doon ng hanggang 328 feet ay gagamit pa ng Trimex o yung nitrogen, oxygen at helium. Puspusa ng paglalatag ng volunteers ng mga improvised oil spill boom sa baybayin ng Sitio Pitogo sa Barangay San Jose, Nauhan Oriental, Mindoro kaninang umaga. Marami po dito sa Pitogo ang naasa sa dagat. Kaya po kailangan malinis namin ang kapaligiran ng dagat. Sa aerial survey kahapon, kita ang langis sa dagat sa tapat ng Nauhan at Pola. Ayon sa MDRRMO ng Nauhan, 11 barangay na sa kanilang bayan ang tinamaan ng langis. Kaya't nangangamba na sila sa posibleng sinapit ng kanilang tatlong fish sanctuary. Inintingan rin namin ang bipar masilip o masisid yung aming mga fish sanctuary kung talagang naapektuhan yung kailaliman. Isinailalim na sa state of calamity ang 23 coastal barangay sa Calapan City kung saan 3,360 na pamilya ang apektado. Tuluyan na rin ipinatupad ang fishing ban sa lungsod. Dumating naman kanina si Senator Riza Hontiveros sa bayan ng Pinamalayan at namahagi ng relief goods. Naglabas ng hinaing ang mga residenteng dumaranas ng paghihirap matapos ipatupad ang fishing ban. Hanggang kailan po kaya kami susuportahan ng gobyerno? Ganong hindi pa po namin alam kung hanggang kailan itong oil spill na ito. Kung ganong katagal susuporta ang gobyerno sa inyo, in principle hangga talagang mabura ang mga masamang epekto ng oil spill at magabalik sa dating pamumuhay. Isang grupo ng mga mangisda mula sa ilang bayan lungsod sa Oriental Mindoro ang nagtipon-tipon. Gusto nilang kasuhan ang may-ari ng MT Princess Empress. Kasi gusto po namin ipaglaban kaming mga mangisda dito sa Oriental Mindoro. Ipaglaban yung pinsala na natamo ng mga mangisda dito sa Mindoro. Hindi lang po kasi sa pamumuhay ng mga mangisda ang damage hanggang doon sa kalikasan. Kasama naman sa pinag-aaralan ng DOJ at Office of Civil Defense ang pagpapasisid sa divers ng AFP sa pinaglubagan ng tanker. May mga consultant na rin manong kinuha ang DOJ para sukatin ang dami ng tumagas na langis at gaano karami ang natitira pa. We want divers to come down to be able to calculate the rate of spillage to the ocean to know how much oil is pouring out of the tanker. And we asked the OCD to mobilize some of the divers from the armed forces. Our consultant suggested a way to be able to calculate that because he's a diving instructor and he's a naval man. Pero sabi ng incident commander ng Oil Spill Response Mindoro, mapanganib ito lalo't malalim ang pinaglubugan ng barko. It's highly not recommended. Kaya nga tayo may ROB eh. So if kung in the very beginning it can be dived by a person, ginawa na natin. However, this depth is really different. Bukod naman sa US Coast Guard na nasa Oriental Mindoro na, inaasahang darating na rin ang Coast Guard ng South Korea para tumulong sa pagpigil sa oil spill. Kabayan, sa ngayon ay walang pagbabago sa plano ng oil spill response team dito sa Oriental Mindoro para makuha yung natitira pang mga langis sa cargo tank nitong MT Princess Empress. Ang unang plano at pinakamabilis at pinakamadali ay itong bagging. Gamit ang ROV, isang specialized bag, ang ibababa para itaklop doon sa pinagbumulan ng langis o doon sa tagas. At yung specialized bag na yan ay inaasahang darating isa hanggang 2 linggo pa mula sa Singapore at United Kingdom. Isang ROV din naman mula sa Amerika ang inaasahang darating dito sa Oriental Mindoro. Kabayan. So hindi kailangang sasirin pa ng mga divers ng AFP dahil may ROV tayo, Dennis.
Yes, oo. Talagang mahihirapan. Baka mauwi lang sa disgrasya kung pipiliting sisidin yung kinalulubugan kung nasasaan yung empty Princess Empress. Dahil nakaplano na, may mga inilatag ng plano ang oil spill response team para makuha o matakpan yung langis na tumatagas doon sa ilalim ng dagat, Kabayan. At ang iniisip pati ay marami pang langis ang nandun sa naturang barko na yon. Kabayan, sa press conference ng isang araw, 8 tangke yung mayroong langis, pero 23 yung tumatagas. Pero isa lamang na yung nakita ang may pinakamalakas na tagas sa Kabayan. Maraming salamat, Dennis Datu. Samantala, dumating na sa tanggapan ng NBI ang nasa 15 crew members ng lububog na MT Princess Empress. Ito'y matapos silang isabina ng mga otoridad para sa investigasyon sa paglubog ng nasabing barko. Kabilang sa mga dumating, ang kapitan ng barko, mga oiler at iba pang staff. Hindi naman nakarating ang iba dahil nakabase sa probinsya. Ayon sa NBI, itinuturing silang mga persons of interest sa ngayon. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ano ang aasahan natin ngayong weekend? Ati B, pwedeng-pwedeng mag-swimming ang ating mga kapamilya ngayong weekend dahil maaraw at mainit, pero may mga thunderstorms sa ilang lugar sa hapon at gabi. Kapamilya, huwag kalimutang magpahid ng sunblock, iwasan po ang masyadong pagbababad sa arawan at dalasan ang pag-inom ng tubig. Ngayong hapon, umabot sa 46 degrees Celsius ang heat index. Una damang init ng katawan dyan sa San Jose Occidental, Mindoro. 43 degrees naman sa Butuan, Dawis, Bohol, Roja City. At tayo po sa Metro Manila, sa Naiya, nasa 42 degrees Celsius. Pwede lang mauwi sa heatstroke ang ganitong kondisyon kapag tuloy-tuloy ang pagkabilad sa araw. Samantala, patuloy nalalayo pa ang radio extension ng high pressure area sa bansa, kaya ang easterlies o silanganin ang iiral sa halos buong kapuluan. Sa rainfall forecast ng The Weather Company, para ngayong weekend sa Mindanao, uulan sa May Caraga sa umaga bukas, sa hapon naman sa kanlurang bahagi ng Davao Region, at sa gabi muli sa ilang lugar sa Caraga at sa May Zamboanga. Sa Linggo ng umaga, may malakas na ulan sa May Dinagat Islands. Bandang hapon, meron pang ulan sa ilang pangbahagi ng Caraga, Northern Mindanao at Lanao del Sur, at pagsapit ng gabi sa may kanlurang bahagi ng Northern Mindanao at Maguindanao. 41 degrees Celsius ang inasahang heat index bukas sa Gensan at 40 degrees naman pagsapit ng Linggo. Sa Visayas, bago magtanghali, may mga di magtatagal na ulan sa ilang lugar sa Eastern Visayas at pagsapit ng gabi sa may Bohol at sa Hilagang Negros, may aasang mahihinang pag-ulan. Sa Linggo ng umaga, may ulan na sa may Southern Leyte. Kikilos ito pa kanluran, kaya pagsapit ng hapon, may malakas na thunderstorm sa may Bohol. At bago po lumubog ang araw, sa may bahagi naman ng Cebu, may mga aasahang pag-ulan. Sa Bacolod at Iloilo, aabot sa 39 degrees Celsius ang heat index bukas at 38 degrees naman pagsapit ng Linggo, gayon din sa may Tacloban City. Sa Palawan, may kaunting ulan bukas ng hapon sa hilagang bahagi ng probinsya at pagsapit ng Linggo sa may southern part naman may pag-ulan pagsapit ng hapon. Sa Luzon, bago magtanghali bukas, uulan na po dito sa may bahagi ng Masbate. Pagsapit ng hapon, sa kanlurang bahagi ng Cordillera may thunderstorms at sa hapunan sa may Benguet at Pangasinan may aasahang pag-ulan. Pagsapit ng Linggo, uulan ulit sa Cordillera bandang Takip Silim. Bukas, nasa 40 hanggang 42 degrees ang heat index sa bahagi po ng Tarlac, sa Dagupan City, Cabanatuan at Uguegaraw. At sa Linggo naman, sa Tarlac, nasa 41 degrees Celsius ulit. Mataas ang araw sa Metro Manila buong weekend hanggang Lunes, at magabat na sa 34 hanggang 36 degrees ang akwala temperatura, papalo hanggang 39 hanggang 40 degrees naman ang heat index Sabado hanggang Lunes. Yan po ang update sa ligay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend at ingat kapamilya! Umaapela ang kampo ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Tevez Jr. na huwag na munang ipatupad ang kanyang 60-day suspension. Inilad naman ng Chairman ng House Committee on Ethics ang pagdaraanan sakaling may formal na petisyon para patalsikin ang isang kongresista. Nagpapatrol, RG Cruz.
Sa email ng abogado ni Negros Oriental, 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. sa House Committee on Ethics and Privileges, hiniling niyang ipagpaliban muna ang kanyang 60-day suspension at bigyan ng kongresista ng pagkakataong patunayan ng banta sa seguridad sa buhay kaya hindi pa siya makakauwi sa bansa. Agad-agad, ha, parang minabilis na ni-report out agad sa plenaryo. At marami rin naman nakakapansin mga abogado, hindi lang naman ako, yung violation ng right to due process. Okay. E paano nga magkaka-proof? Ayon lang pakinggan. How do they know that we cannot prove it if they did not hear us? Kaya nga, may right to due process. Dinggin mo yung taong nililitis mo. Pero ayon kay House Committee on Ethics and Privileges Chair Representative Filipino Espares ng COOP-NOTCO party list, nakasaad sa patakaran ng Kamara na hindi na pwedeng ibalik ang anumang panukala resolusyon o petisyon na naiutos at nailathala na gamit ang motion for reconsideration. In the interpretation din natin sa House Rules, na pag na-print na yan, na motionan na rule na i-furnish na copy yung mga concerned entity, so good as printed na. Nakasaad rin sa House Rules na pwedeng ihain ang apela ng botohan sa anumang panukala, report o motion sa mismong araw ng botohan o kasunod na session day na papatak sa unang sesyon ng Kamara sa Mayo. Kongresista lang din na bumoto kasama ang mayorya ang pwedeng maghain ng motion for reconsideration. Kaya hindi rin pwedeng maghain ng MR si Congressman Teves kahit magpakita siya sa Kamara dahil hindi naman siya isa sa 292 na bumoto para pagtibayin ang Committee Report 472. What if kung pagbalik namin sa May 7, mayroon talagang mag-motion tapos i-deliberate at saka manalo pa rin na we are going to stick with the what is been approved na rules sa House. So masunod yung na-vote sa House din. Hindi naman matiyak ni Topacio kung makakauwi na ang kliyente makalipas ang 2 buwan. We will see based upon the assessment of Congressman Teves whether it is safe to go home. Nanawagan muli si Topacio sa House Committee on Ethics and Privileges na pakinggan ang panig ng kliyente kung tatalakayin nito ang sulat ng byuda ni Negros Oriental Governor Roel Degamo na si Pamplona Mayor Janice Degamo para i-expel o patalsikin sa Kongreso ang kliyente, lalo't pawang mga bintang pa lamang ito. Sila mag-prove the burden, e cumbenti probatio qui decit non kinegat. The burden of proof is on he who asserts, not on he who denies. Prove nila. Bakit puro sa House? Sino bang kakampi nila sa House at masyado silang confident sa House? Di ba? Criminal investigation agency bang House? Oh. So proper agency. Ayon kay Chairman Espares, wala pa sa kanila ang sulat ni Mayor Degamo at pag-aaralan nila kung pasok ito sa jurisdiction ng komite dahil may limitasyon ang pwede nilang talakayin. RG Cruz, ABS-CBN News. Iginiit ng Department of Foreign Affairs na kailangang idaan sa mapayapang resolusyon ang pagresolba sa maritime dispute ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Sa huling araw ng dialogue ng Pilipinas at Beijing ngayong araw, sinabi ni Chinese Vice Foreign Minister Sun Weidong na umaasa silang magpapatuloy ang konsultasyon sa pagitan ng 2 bansa para mapayapang maresolbang issue. Ayon naman kay DFA Undersecretary Teresa Lazaro, maraming Pilipino pa rin ang nababahala dahil sa alitan sa West Philippine Sea sa pagitan ng 2 bansa. Maritime issues continue to remain a serious concern to the Filipino people. Additionally, both our countries' leaders agreed that maritime issues should be addressed through diplomacy and dialogue and never through coercion and intimidation. Tiwala ang Department of Justice o DOJ na maisasampa na sa korte sa katapusan ng Marso ang mga kaso laban sa mga sospek sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Ayon po kay Justice Secretary Jesus Crispin Ramulla, 17 ang nasa inisyal nilang listahan ng mga sospek pero nadagdagan pa ang naturang listahan. May hinala naman si Ramulla na may grupo o organisasyong responsable sa mga insidente ng pagpatay sa Negros Oriental at posible aniya ang grupo ring ito ang nasa likod ng pagpatay kay Governor Degamo.
Nauna ng pinahayag ng biyuda ng governor na si Pamplona Mayor Janice Degamo na posibleng nasa 30 na ang napatay sa kanilang probinsya. We think that it should be ripe for the filing by hopefully by March 30. Hopefully by March 30 we can file these cases, no? March 30 or March 31. I don't know yet because if a case will be filed, it will still have to undergo preliminary investigation, except for those who voluntarily gave statements. Nag-resign sa kanyang pwesto sa Sugar Regulatory Administration o SRA ang chief na si David John Tadeos Alba. Kinumpirma ito mismo ni SRA board member Pablo Luis Ascona. Kalusugan ang sinasabing dahilan sa pagre-resign ni Alba. Ayon naman kay Department of Agriculture Deputy Spokesperson Assistant Secretary Rex Estaperez, iginagalang nila ang desisyon ni Alba at kunestyon naman ng ilang grupo ang pagre-resign sa pwesto ni Alba. Ayon po sa National Federation of Sugarcane Planters Incorporated, nire-respeto din nila ang desisyon ni Alba. Pero hindi umano maiwasan na isipin ng mga tao na may kinalaman ito sa isyu ng sugar importation. Posibleng i-anunsyo ang kanyang kapalit sa mga susunod pang araw. For the first time, magsasanib puwersa sa concert sa US at Canada, sina Bamboo at Casey Tandingan. May maaga namang pagbati si Vanessa Hudgens sa mga kababayan bago tumulak patungong Pilipinas. Nagpapatrol, Mario Dumawal. Bago tumulak sa Maynila ngayong weekend mula California, nagpadala na ng advance greeting si Vanessa Hudgens sa kanyang mga kababayan. Hello to the Vanessa Hudgens Philippines fan clubs. I love you guys and I'm so excited to come and to meet you all face to face. Ayon sa kanyang tagapagsalitang si Joyce Ramirez, didiretso si Vanessa at kanyang pamilya sa El Nido, Palawan para ishoot ang kanyang documentary tungkol sa kanyang Pinoy heritage. Nakakasa na rin ang courtesy call ng Hollywood idol kay Pangulong Bongbong Marcos sa isang linggo. Ang Pilipinang si Gina Guangco ang ina ni Hudgens. Biyaheng Canada at US naman ngayong Abril at Mayo ang The Voice Kids coaches na sina Bamboo at Casey Tandingan para sa kanilang concert tour. Kabado si Casey dahil first time niya makakaback-to-back si Bamboo na ipinagdiwang ang kanyang kaarawan ngayong linggo. As a person, mabilis po siyang pasayahin talaga, mabilis siyang matawa. Sinasabi nga niya palagi kay Coach Martin, "You're killing me, man," kasi Coach Martin ang daming joke palagi. Pero I just wish him good health and happiness and sana more music pa talaga in the future. Mga 80 years pa, Coach, na tumatalon constantly. I agree with Casey. It's about more music. It's about staying creative, which I love doing. So yun ang gusto ko talaga, right? That's what I do. July 2023 naman ang napupuso ang petsa ng kasal ni na Maha Salvador at fiance na si Rambo Nunez na partner niya sa kanyang artist management. We want to go to destinations na magpapalakit na siya. Basta beach yung Umarap sa media ang couple sa pagbunyag ng kanilang bagong contract artist na si Marvin Agustin na naghandog ng kuchinilyo bilang advanced wedding gift. Siyempre lulutuin ko yung specialty ko. Kuchinilyo na yung lulutuin ko para hindi ako mapahiya. April 2022 nang i-anunsyo ni Maha at Rambo ang kanilang engagement. Mario Dumawal, ABS-CBN News. Malaking hamon para sa Department of Health ang tumataas na bilang ng mga nagkaka-tuberculosis o TB, lalo't kabilang ang Pilipinas sa top contributor sa kaso ng TB ayon sa World Health Organization. Nagpapatrol, Rafael Bosano. Ang walang tigil na ubo sa loob ng dalawang linggo ang nagtula kay Ferdy para magpatingin sa doktor noong 2020. Noon niya lang nalaman na tinamaan na siya ng tuberculosis na labis na nakaapekto sa kanyang pamumuhay. Mahirapan ako sa pagtulog kasi sir, papahirapan ako naman eh. Uubuhin ka magdamag eh. Magdamag ka mag-uubuhin kasi sa lalamunan. Yung sa parang sa sobrang katay.
Ang tuberculosis ay sanhi ng Mycobacterium tuberculosis. Nakukuha ito kapag nalanghap ng isang tao ang bakterya mula sa bahing o ubo ng isang taong may TB. Aminado ang Department of Health na malaking hamon ang tuberculosis sa bansa, lalo't ang Pilipinas ay kabilang sa top contributors sa kaso ng TB base sa datos ng World Health Organization. Sa partial data ng DOH noong 2022, higit 447,000 ang bagong detect na kaso ng TB sa Pilipinas. Every year, tumataas ang mga kaso except for the years 2020 and 2021 where we have seen that yung notifications natin ng mga may TB or yung mga nadedetect natin ng mga kaso ay bumaba. And we all know that's because of the limitations in movement due to the pandemic. 2022 numbers, it shows there is this 36% growth rate. Ibang usapin pa ang drug-resistant TB. Ito yung uri ng TB na hindi na tinatablan ng ordinaryong gamot at sa halip ay kinakailangan na ang mas matapang na uri ng gamot. If you do not take this regularly and you skip taking it and then you take it again o mali ang pag-iinom ng ating mga gamot, we develop this resistance in our body. And soon enough, dadating tayo sa point that this drug will not be effective against that specific organism anymore. Kapag ang multi-drug resistant TB ay nakapanghawa sa isang tao, hindi po original virus ang ibinibigay niya doon sa pinanghahawaan niya, kung hindi yung multi-drug resistant na. Malaking hamon umano ang drug resistant TB sa effectiveness ng ilang gamot laban dito. Ang mas nakagugulat, ang tanging bakuna kontra TB, hindi lubusang napoprotektahan ang populasyong nakatanggap nito. The only TB vaccine developed to date, the BCG vaccine, is more than 100 years old and does not adequately protect adolescents and adults who account for most TB transmission. Hindi ito guarantee na hindi ka magkaka-TB. Pwede ka pa rin mahawa kahit may bakuna, pero ang proteksyon ng bakuna ay para dun sa tinatawag nating severe forms of TB. Ayon sa WHO, tinatayang nasa 1.6 million ang namamatay bunsod ng tuberculosis sa buong mundo kada taon. Dito sa bansa, target na ma-eliminate ang tuberculosis pagsapit ng 2035. Nanawagan din ang mga eksperto na itigil na ang diskriminasyon laban sa mga may TB. Dahil hindi gaya ng dati, ang TB ay madali nang magamot basta't susunding maigi ang doktor. Katunayan, ang 2 linggong intensive treatment kontra TB ay malaking bagay para lubusang mapababa ang peligrong maipasa ang bakterya sa iba. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Mahigit na 9,000 guro ang target po na kunin ng Department of Education, pero bukod sa dagdag ng mga guro, umaasa ang DepEd na makatutulong ang teknolohiya para punan ang iba pang pangangailangan ng mga eskwelahan. Nagpapatrol, Ara Perez. 1:40 teacher-student ratio sa Fort Bonifacio High School sa Makati. Pero aminado ang paaralan na kailangan pa rin nila ng karagdagang guro. We are offering special education classes. We'll also offer us in senior high school. If we are given more teachers, then we could accommodate them actually and see what we can do so that we could do inclusive education in Fort Bonifacio High School in the Division of City Schools of Makati. 9,650 na guro ang target na kunin ng DepEd ngayong taon. Dadaan sila sa karaniwang application process bilang civil servants. Aminado ang DepEd na talagang matagal ng problema ang kakulangan sa mga guro maging sa mga classroom. Kaya naman bukod sa tradisyonal na paraang pagdaragdag ng infrastruktura at manpower, papalawakin na rin ng ahensya ang paggamit ng teknolohiya sa mga paaralan. Ang isang track na in-explore natin ngayon is really to maximize yung technology that's available to us, nang sa ganun, ma-amplify natin yung sinasabi nga ng ating Vice President, pagdating sa ating mga teachers, ma-amplify natin sila. And secondly, makapagbigay tayo, matingnan natin kung pwede nating magamit itong technology for additional learning resources and to institutionalize blended learning.
Kaya sa parehong eskwelahan, smartboard na ang tinatap at sinusulatan. At kahit pa balik na sa full in-person classes, isang mobile app ang ginagamit para sa mga module. Ito na rin ang gagamitin ng paaralan para sa quarterly exams na i-roll out na sa lahat ng paaralan sa lungsod sa susunod na school year. So that we could save millions of money on paper, bond paper, ink, risograph materials, printing materials, not to mention the time or the logistics used in the preparation of this quarter examination questionnaire. Bukod sa mga guro, gumagawa na rin ng paraan ng DepEd at DBM para mas makahikayat ng guidance counselors. In fact, meron tayong plantilla positions for guidance counselors that are unfilled. What we are trying to do is yung parati nating sinasabi is to fix yung career progression ng ating guidance counselors, yung qualifications, yung salary nila. Samantala, pwede nang matukoy ng private partners ng DepEd ang mga partikular na pangangailangan ng mga eskwelahan sa paglulunsad ng DepEd Partnership Assistance Portal o DPAP. Dito, makikita rin ang mga paaralang pwedeng tulungan at pag-usad ng binigay na tulong. Layo nitong mapabilis ang paghatid ng serbisyo at mas maging transparent ang ahensya sa mga natatanggap nito mula sa pribadong sektor. Ara Perez, ABS-CBN News. Balitang sports naman tayo, 6 na gintong medalya ang inuwi ng mga Pinoy mula sa Asia Pickleball Open na ginawa sa Thailand. Ang kwento ng tagumpay at inspirasyon ng mga winners sa pagpapatrol ni Dayan Castillejo. Napakasaya ng cancer survivor na si Emil Saryon matapos mapanalunan ang silver medal sa Asia Pickleball Open sa Thailand. Dating basketball player si Emil, pero natigil ang kanyang buhay atleta nang madiagnose sa sakit na colon cancer sa edad na 33. Hindi inaasahan ni Emil na makakabalik pa sa competitive sports hanggang sa matutunan niya ang larong pickleball. I lost everything because of cancer. But now I've gained everything back and more, and I'm now living my dream life. Now he's, you know, 15 years cancer free, and he was able to win the silver, and I was like, I got goosebumps and I was crying in Thailand. Super saya rin ang 55-year-old na si Stella Lopez Levy na nakasali pa at nanalo rin ng silver sa kanyang age group. Siya rin ang nag-organisa ng grupong pumunta sa Thailand. And I think we may have been over 30 Filipinos out of the 360 players among 19 countries and 1,250 matches. And this is really the first time the Philippines has had any presence a year ago in this exact same match or tournament. Humakot ng 6 na gintong medalya at 6 na silver sa iba't ibang age division at kategory ang Team Pilipinas sa Asia Pickleball Open. When you're carrying the flag of the Philippines, of course, iba yung feeling. Yeah. Then you do anything, yung adrenaline nandoon. Ang ganda ng pickleball, even though you're old na, nakakaya mo pa rin makalaban yung girl. Enjoy lang talaga ako, and then, ayun, thank God, nakakuha kami ng gold. Dahil sa tagumpay, sobrang inspired ang mga players na mag-practice pa para pagandaan ang mga susunod na international tournaments. At excited rin silang ituro ang pickleball, ang sport na nagbago ng kanilang buhay. Bukod sa pag-organisa ng tournaments, plano rin ang grupo na magtayo ng mga pickleball courts sa mga malls at kalsada para mas maraming Pilipino ang makapaglaro ng bagong sport. Dayan Castillejo, ABS-CBN News. Binunyag ng ilang dating empleyado ng Pogo o Philippine Offshore Gaming Operators ang umano'y nangyayaring kidnapping at iba pang ilegal na gawain sa industriya. Ayon po naman sa PAGCOR, mahigpit ang ginagawa nilang pagbabantay sa Pogo. Ang ikalawang bahagi ng aming special report sa operasyon ng Pogo sa bansa sa pagpapatrol ni Nico Bawa. Dating bodyguard si Victor para sa isang Pogo operator. Ayon kay Victor, kasama sa trabaho niya ang paghahatid ng payola. Bumili ng
yung translator po namin, sinasabi po sa amin kung ano po yung dala po namin para raw po sa ano raw po nila, sa pagbigay raw po nila, pa-protection po sa kanila, sa boss po namin na binabantayan po namin at sa negosyo. Minsan, nauutusan din umano sila ng iba pang illegal na aktibidad. Minsan po na may pinapasundo sa amin tao. Eh nung time po kasi na ganyan na parang narinig-rinig ko po, uso nga po yung kidnap. Eh hindi po ako sumasama. Nakita po namin na nakapiring pong binababa sa sasakyan. Kwento ni Victor, ilan sa mga kasama niya sa trabaho ay mga awol at aktibong pulis. One time po nung napara po kami dito sa may Aron Paranaque po eh, nagpakilala po yung kasama namin na isang bodyguard na pulis na active po siya. Sa records ng PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agencies, walang otorisadong bodyguard na naka-assign sa mga POGO operator. We have a dialogue with private detective agencies regarding the matter and we ask them if they have deployments to POGO operations and they vehemently denied that they are providing security to POGO personalities. Pero sa pagdinig sa Senado, natuklas ang 264 na pulis mula sa Police Security and Protection Group ang nagsisilbing bodyguard sa mga Chinese nationals at sa kanilang mga kaanak. Agad itong ipinatigil ni Interior Secretary Benhur Abalos. Pero hindi lang suhulan at kidnapping ang nangyayaring illegal sa mga POGO. Sangkot din ang ilan sa mga online scam. Ni-raid ng NBI Special Task Force ang POGO na ito sa Paranaque noong Abril 2022. Kabilang sa mga dating empleyado nito ang Pinay na si Marlene. Inakala niyang call center ang papasukan, pero pambibiktima sa investment scam sa Bitcoin ang itinuro. Sa dating apps po namin sila nakuha, or kung saan po namin sila pwedeng makontak kagad. Kasi may mga nakaredy na po kaming pictures, mga picture namin na nagta-travel kami. Yun po yung isinesend namin sa kanila hanggat sa mainganyo na po namin sila na mag-invest na po sa amin. Kwento ng dating POGO operator na si Ruth Pomposelli, nagkulang ng mga Chinese workers ang mga POGO na mag-lockdown dahil sa COVID. Kaya't nag-recruit ang ilang POGO ng mga Pilipino at ibang lahi. Bakit dumadami ito yung mga Pilipino? Ano ba trabaho niyan? Eh, alam ko yung mga computer, naka-Chinese character yan eh. Paano lang naiintindihan yan? And then, that was the time na nag-raid ang NBI. Nalaman ko, scam na pala. Online prostitution. Ayon kay Pomposelli, hindi masusi ang pag-iinspeksyon ng PAGCOR, kaya't nakakalusot ang mga ganitong uri ng scam kahit sa mga legal na POGO. Dalawang beses sinulatan ni Pomposelli ang PAGCOR tungkol sa mga nawawalang POGO worker, kakulangan ng mga dokumento ng mga Chino at ang mga insidente ng illegal na gawain, pero wala umanong nangyari. Dapat kung may sumbong na ganyan, puntahan nyo. Bakit nga ba nararaid? Ano bang dahilan? Alamin nyo. Sabi ko, pag penalty, ang galing nyo. Sa isang pahayag, pinaliwanag ng PAGCOR na mahigpit at regular ang ginagawa nilang inspeksyon sa mga POGO. Bukod pa ito sa monitoring ng third-party audit platform. Naikipag-ugnayan din sila sa NBI, PNP at DOLE para puksain ang mga illegal na POGO at scam. Pinasusumite rin ng PAGCOR ang mga POGO ng buwan ng listahan ng kanilang mga empleyado, kanilang mga posisyon at status. Lahat din sila ay pinapagsumite ng mga police clearance, kopya ng kanilang visa, pasaporte at training certificate. Sa isa pang pahayag, iginit ng PAGCOR na sa Interagency Cooperation Meeting noong Setyembre, wala nang naiulat na kriminal o kidnapping-related incident sa mga POGO. Dagdag pa ng PAGCOR, balak din nilang pumirma ng isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Bureau of Immigration, Anti-Money Laundering Council at National Intelligence Coordinating Agency para mabantayan at maiwasan ang anumang illegal na gawain na may kinalaman sa mga POGO. Nico Bawa, ABS-CBN News. Nagsimula na ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na paghandaan ang inaasang pagdagsa ng mga biyahero sa mga terminal at paliparan sa darating na Semana Santa. Sa Ninoy Aquino International Airport pa lang, inaasahan na aabot sa 140,000 ang pasahero na dadagsa kada araw. Nagpapatrol, Katrina Domingo.
dalawang linggo bago ang Semana Santa, naglabas na ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng mahigit 700 na special permits. Kinakailangan na raw kasing dagdagan ang bilang ng mga bus na babiyahe papunta sa iba't ibang probinsya para sa 5 araw na bakasyong sa Abril. Pagka ganito mga season, Aljo ay nagdadagdag ko ang LRB na mga PUBs o mga buses papunta pong probinsya para po matugunan yung mga kakulangan at kapagtaas po ng mga pasahero natin. Dagdag ni Bolano, magsisimula ng mag-ikot ang mga kawani ng LTFRB sa mga terminal ng bus sa mga susunod na araw. Para masigurado natin na may sapat na facilities itong mga terminals na gagamitin, lalo na itong ating PITS. Paalala naman ng isang transport group sa mga tsuper. Ating panawagan na lang sa ating mga driver operator ay kailangan maghanda ng lakas at saka matulog, kumain ng tama para po makaiwas tayo sa aksidente. Inaasahan naman ng Manila International Airport Authority na aabot sa 140,000 na pasahero ang dadaan kada araw sa tatlong terminal ng Ninoy Aquino International Airport sa Semana Santa. Inaasahan natin na talaga napakaraming pasahero na gagamit ng ating paliparan dito sa NAIA dahil ito ang after 2.5 years talaga na nagkaroon tayo ng COVID na nagsara ang ating mga borders. Ito po talaga na ang first Holy Week na bukas ang ating borders both domestic and international. Hindi lang po itong April but extended po to hanggang ating May kung kailan na summer vacation. Marami na rin pong bansa na nagbubukas ng kanilang mga borders recently po, last few months. Ayon kay Ko, pinag-uusapan na ng iba't ibang ahensya kung paano masisiguro na magkakaroon ng sapat na manpower ang pangunahing paliparan ng bansa sa Semana Santa. During the peak period, katulad po ng Holy Week, may iba sa kanila naka one day off upang ma-augment po nila ang manpower requirements nila. Maglalagay din anya ng mga assistance kiosks at dagdag na CCTV sa iba't ibang bahagi ng paliparan upang masiguro na matutugunan agad ang mga posibleng maging reklamo ng mga pasahero. Samantala, sinabi rin ng MIAA na pagdating ng Hulyo ay tanging mga pasahero na lamang ng mga domestic flights ang gagamit sa NAIA Terminal 2. Bahagi anya ito ng isang rationalization plan upang mapataas ang kapasidad ng Terminal 2 hanggang 25%. Katrina Domingo, ABS-CBN News. Nakatanggap ng regalo ang halos 100 estudyante ng Special Education o SPED ng Villamor Air Base Elementary School mula sa Philippine Air Force. Malugod na nakiisa ang sagip kapamilya ng ABS-CBN Foundation sa proyektong ito. Masaya at todo bigay sa pagsasayaw ang mga estudyanteng may Down syndrome sa mga bisita ng kanilang eskwelahan. 10 taon ng Satellite SPED Center ang Villamor Air Base Elementary School kung saan matyagang tinuturuan ng mga guro ang mga mag-aaral na may Down syndrome para normal din silang makapamuhay. We make it a point now, we accept them and made them feel na sila ay na isang regular na bata. Kailangan magkaroon sila ng skills na matulungan sila nila yung kanilang mga sarili na maging independent sila. Tsaka naka-immerse sa community. Isa sa mga estudyante ang 6 taong gulang na anak ni Jane Arteta na si Eman. Pinapa-therapy niya si Eman at habang lumalaki ay maraming natututunan ang kanyang anak. Masakit din sa akin. Nung una hindi ko kaya tanggapin na may ganun ako. Pero ngayon okay naman. Kahit napakahirap, binibigyan ko po siya ng importansya na makasama namin sa loob na normal. Sa pagdiriwang ng anibersaryo ng Philippine Air Force, binigyang halaga nila ang mga batang gaya ni Eman. Katuwang naman ang sagip kapamilya ng ABS-CBN Foundation sa pamamahagi ng mga regalo para sa mga bata. Napili namin to give emphasis sa mga children na kailangan din natin sila ipa-give ng importance that the AFP and the Air Force in particular is caring for them. Mas kailangan natin silang suportahan dahil sila yung mga bata na nangangailangan talaga ng special attention. Sila yung mga bata na nangangailangan ng pagtingin at pagkalinga na, not only from their parents but also to their larger environment.
Ito na! Mark! Ano ba mga bagong pandar ng ating mga netizens? Well, kabayan, hindi lang mga netizen ang bida dahil pati ang mga pets hindi rin paaawat. Kaya patuloy ang tagisan ng mga bidyong patok na naghahari ngayon sa TikTok. Pinaulanan kita ng pagmamahal. Wow! Pero anong ginawa mo? Nagpayong ka. Ilan lamang ito sa mga hugot na talaga namang pasok sa ugat. Hindi lahat ng tulala ay iniwan ng diwa. Yung iba, walang pera. Ito pa isa. Sumakay ka ng jeep, tapos pagpara mo, hindi pala siya para sa'yo. May mga babae ayaw na balikan ang kahapon. Gusto na lang nila kumita ng pera. Kung magkakapera man ako, sana asing kapal ng mukha mo. Itong si Kuya. Ah, hindi ko matanda. Pangalan mo? Bakit ba sa tuwing makakalimot ako, hindi ko matandaan? Makinig na maigi. May test tayo sa sasabihin niya. Nung bata ako, mahirap ako. Kaya nagsikap ako. Ngayon, paglipas ng maraming taon, hindi na ako bata. Okay, usapang pets naman tayo. Nakita ko kanina yung kapitbahay ko eh. Kinakausap yung pusa niya. Baliw na yung kapitbahay mo, tol. Kaya nga, tol eh. Kuwento ko nga sa aso ko eh. Tawa ng tawa yung aso ko. May nag-alok sa akin ng trabaho. 5,000 a day ang salary. Mag-aalaga ka lang ng baka. Kapag umiyak yung baka, kakargahin mo. Nagdalawang isip ako. Now ko lang nalaman na hindi lang pala sa ibang bansa, may mga asong ubod ng chismota. Hanggang saan ang pasensya mo, Hugo? Huling-huli sa CCTV ang pagkabuisit na ito ni Mama Pig. Kaya itong si Makulet, ayun, nag-migrate sa tatay niya. Mark Logan, ABS-CBN. Good vibes man po ang hatid ng video ng isang biik na hirap gisingin at ng mga biik na hindi naman gumagalaw pag binanta ang hindi pinapapakainin sa Iloilo. Sa video nakuha ng may-aring si James Embate, makikita ang mga alaga niyang biik na hindi niya magising kahit ano ang kanyang gawin. Viral din ang video ng mga biik na sumusunod kapag sinasabihan niyang huwag gumalaw. Ayon kay James. Napabilib din siya ng kanyang mga alaga. Mahal daw niya ang kanyang mga alagang baboy pero kailangan din niyang ibenta ang mga ito kalaunan. Oh, wow, teka lang, palakpakan natin. Pinahawa natin. Di ba natatawa na yun? Ikala ko, pinapalakpakan natin yung biik. Dahil natapos niya. Galing mo, ha? Sige, oh, sige, Max. Thank you. Galing ng mga biik, ano? Kalahe mo? Pero kami si inay, no? Hindi ginigising pagtulog ang biik. Ano? Wala lang. Sabi ko, Nay, sobrang niya at ang tulog ng mga biik. Yan mo, anak. Puyat yan. Puyat ka, hindi ginigising. Eh, ginigising nung may-ari. Ano? Pero kahit anong mahal niya, ang punta doon sa palengke pa rin pagkinata. Malungkot. Nga lang. Ayan, si ano? Hindi, si ano? Si Max. Papel mo si Max. Sa ano? Si sa, Max Junicio po. Max Junicio, isa po ako sa mga nagigiganti. Team Higanti. Boo. Anong pakiramdam mo kasama mo si Kabayan? At saka si Karen. Di, si Kabayan. Ano? Diba? Nangingilip. Parang gusto ko yung diba? Namuri ng lupa. Isipin mo si Kabayan kasama mo sa TV Patrol. Oo, po, eh. First time to, ha? First, na meron tayong male celebrity star patroller. Star patroller. Oh my gosh. Na lalaki. Oh, salamat po talaga. First salamat time. Thank you. Naulitin yan, ha? Niloloko ka niya. May tanong kami. Paano ka natuklasan ng ABS-CBN?
Ah, so workshops. Ah, sa acting workshops ng Star Magic. Pero iwan, nag-aaral ka pa? Tapos na po ako. Wow. Sa pag-aaral. Nang elementary? Ano po? College! Serious! Ang pangarap niya. Talaga, di ka na. Ang pangarap niya maging newscaster bago siya naging artista. Yes! Sabi ko po, no, kung di ako magiging actor, gusto kong maging news anchor. Pero ang hirap po pala. Hindi. Si Henry, pwede yung palitan. Pwede na palit. Matangos rin naman ilang po. Yung tanong, ito daw ang tanong. Oh. Ano pa bang maabangan sa Dirty Linen? Oh, marami pa po. Marami pa. Marami pang mga eksenang mabibigat na dapat niyong abangan. Okay. Kung ano-ano po yung mga yun, hindi ko pa po pwedeng sabihin. Pero, totoo ka nila lang. Saan kayo nagsushooting? Siya kaya po. Hindi! Hindi po. Ay, pa yung mapagkabo. Thank you and congratulations. Dirty Linen, congratulations. Salamat. Salamat. Hindi, balik ka ulit. Bukas, gusto mo. Wala lang. Pero, oh my God. Wala ka. Okay. Araw-araw ganito. Yan ang mga balitang pinantayan namin para sa inyo. Ako po si Eno Magadias. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Ako po si Karen Davila. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Happy weekend! Enjoy your weekend, kabayan! Maraming salamat po at magandang gabi, bayan!